ito na nga kahapon, pinabilib tayong lahat ni Frankie dahil talaga namang desidido siya sa kanyang kagustuhan na matuto ng wikang Pilipino, syempre sa tulong ni Willard. May tulang naganap sa loob ng bahay ni Kuya. Wagas talaga yung pinapakitang interes at pagmamahal ni Frankie sa kulturang Pilipino, kaya talaga tayo sobrang nagiging happy. Pero teka lang ah. Kaya nga pa napapansin, may pinagdadaan na ka ba, Ate Melay? Huh? Ano bang pinagawa yun ng James? Hindi, very okay lang ako, Rob. Talagang, nakiisa lang ako sa garap ng ating mga housemates. Kasi nga kagabi sa Pinoy Big Brother Otso, pinalaya na ng ating mga housemates ang kanilang mga sarili laban sa mga insecurities at mga negatibong karanasan. Ay, alam mo, Melay, ang dami-dami mo talagang hugot. Pero hindi naman kita masisi talaga. Alam mo, Me, mabuti pa, panoorin na lang muna natin kung ano nga ba ang naganap sa mapagpalayang task na binigay ni Kuya sa ating mga housemates at syempre, yung mga masasayang kaganapan din sa loob ng bahay. Ano, ready ka na? Ready! Panoorin na natin to. Ang nakaraan sa PBB 8, isang task ang binigay ni Kuya sa housemates para mapalaya ang kanilang mabibigat na saloobin. Sa buhay, may mga bagay na gusto nating palayain mula sa ating mga sarili. Gusto kong isulat niyo ang mga bagay na ito at maglakas loob upang ibahagi ito sa inyong mga housemates. Sa pagpapatuloy ng pagpapalaya ng housemates sa kanilang mga sarili, sunod na nagbahagi si Willard. And guys, nakita niyo, meron akong galit sa sarili, issues, insecurities. Alala ko nung bata ako, ako yung tipo ng estudyante. Walang naghatid sa akin. Makikita ko yung iba, nakasabay ko pumasok na may sumusundo sa kanilang magulang. Ako, mag-isa akong papasok, mag-isa akong uuwi. Naglalakad ako ng malayong malayo. Broken family po kami. Si mama po nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya po lumaki ko sa piling po ng tito ko at saka lolo ko. Asan yung tatay? Hindi ko po alam. At naiingit ako sa iba na ano kaya yung piling ng lumaking nandyan yung ina. Lumaking nandyan yung ama na susunduin ako. Na pag may nang aaway sa akin, ipagtatanggol ako. Yung sa ama ko, di ko siya nakasama. Isang beses ko lang siya nakita. Di ko naramdaman yung pagmamahal ng tunay na mahal. At yung Happy Father's Day yung mama ko. At siya na rin yung sa Happy Mother's Day kahit malayo siya. Nagpapasalamat ako sa mama kong nasa ibang bansa na nagtatrabaho. Hindi man niya ako nakasubaybayan. Nagpalaki sa akin tito ko at saka lolo ko. Yung estado ng pamilya ko po ngayon, masaya ako kahit wala yung tatay ko. Pero magiging masaya po ako kung makilala ko siya. Masabi ko po sa kanyang wala po akong tinanim na sama ng loob. Wala akong galit, puro pagpapasalamat. Masyado akong naging busy sa pag-appreciate ng mga bagay na meron ako kaysa maghanap ng bagay na wala ako, wala sa pamilya ko. At pinalaya ako na rin sa sarili ko sa insecurities. Ang sakit po ng sa kanya, Kuya, kasi lumaki po siyang walang magulang. Medyo nakarelate po ako doon. Isang beses niya lang po palang nakita yung tatay niya. Kay Willard po ako na-surprise. Sa pagiging masayahin po niya, may ganun po pala siyang dinadala po. Gaya ni Willard, si Kiara, naapektuhan din ng paglaki sa isang broken family. May galit ako sa family ko, sa parents ko before kasi yung sa Japan kasi so lagi akong iniwan ng mom ko at night. Minsan meron times na mag-isa lang ako sa house, 7 years old ako, tapos yung mom ko hindi ko ma-understand before na kailangan niya mag-work, kaming dalawa lang. Gusto ko lagi ko kasama yung mom ko, tapos ikaw siya sa kotse, umiiyak ako. Tapos hanggang sa hindi ko na siya mahabol, tapos babalik ako sa bahay na umiiyak. Tapos natawag ko ulit ako sa work niya na, ano, mami, uwi ka na, ganyan. So for a long time, ganun yung life ko sa Japan, na mag-isa lang ako. Tapos yung dad ko rin, lagi niya akong nire-reject before, every time mag-reach out ako. Before ako pumasok dito sa bahay, as in literal, I went through depression. Isip ko na ayoko na, hardest time of my life, Kuya, kasi I was depressed po nung hindi kami naging okay nung dad ko, tapos pati yung mom, yung mga hindi kayong pagkakaintindihan. So sabay-sabay po nangyari lahat yun. Walang may alam sa family ko na I was seeking for professional like help na. Yung lahat ng pain na naramdaman ko, gusto ko mawala na yun. Gusto ko baguhin, tsaka gusto kong
iwan na yun. Gusto ko mag-move on from lahat ng... Siguro dahil sa pinagdaanan ko, Kuya, mas naging independent ako. Mas naging strong ako, Kuya. Tama yung gini. Sunod namang nagbahagi si Frankie. I feel like in most aspects of my life, I'm pretty happy, but with relationships, they're not my strongest point. Since high school, I always found myself going to not the healthiest relationships. And I feel like that could be from losing my dad when I was 12. Yeah, I don't know. It's okay, Frank. Kaya mo yan. I guess I found myself looking for that love in relationships that you would get from your dad. So I would always stay for the longest time in relationships that definitely could have ended a lot earlier than they did. So I guess for the future, I want to find someone that we bring out the best in each other rather than the worst. Nakarelate po ako kay Frankie kasi ganun din po yung nangyari sa akin sa past relationship ko, Kuya. Love you, guy. Sunod namang inalaya ni Aki ang sarili sa bigat na damdamin. Tatlo lang sinulat ko. Insecurities, failures, tsaka time. Insecurities siguro talaga sa mga desisyon na kinukuha natin sa buhay natin. Hindi natin laging alam kung saan tayo dadalhin, kung tama ba to or mali. Hindi po ako sanay na maraming tao. Kahit po sa friends, hindi po ako talaga sanay. Lagi ko pong tinatago yung mga feelings ko sa kahit po minsan malungkot ako, hindi ko po pinapakita. Minsan, tayo ng time makapag-reflect sa sarili natin. Ito yung first time na bago pumasok dito na nakapag-reflect ako talaga. Kasi ang buhay ko, dance, training, work, dance. Pinakaya ko sa sarili ko, hindi ko kayang i-manage yung time para sa passion, work, and family. Mabigyan ng time. Okay lang yan. Minsan, hindi ko na mabigyan ng time ang family ko. Alam kong mahirap yung ginagawa nila para sa atin. Yung time na pag-training ko, kunyari, sa ibang bansa, pag nandun ako sa Italy, hindi ko pa rin sila mabigyan ng time kasi todo ako talaga sa pagsasayaw. Kahit yun lang simple ang hinihingi nila sa akin, hindi ko pa rin magawa. Yun lang. Miss na miss ko po sila talaga, pero alam ko proud po sila sa akin ngayon. Yun po ang iniisip ko, kaya yun po ang pinaglalaban ko araw-araw. Sandaan mo kami, boy. Boy, hindi ka nag-iisa. Samantala, ano naman kaya ang nagpapabigat sa loob ni Gino na lumaki sa kompletong pamilya at naging hawang buhay? Ito yung mga dinadala ko kada araw. Not being good enough, paano yun? Yung lolo ko, a farmer siya dati. He was able to create a business that is the foundation of all our businesses. Tapos yung tatay ko, started something new, and then nag-boom siya. I don't wanna be a disappointment sa kanila. Ito yung pinaka, hindi naman traumatizing, but parang hanggang ngayon, is yung being stupid. I think I was mga 10. Or 11 years old. Andun kami sa Batangas, hindi lang yung pamilya ko, yung mga extended family. Midnight, nagising ako, tapos punta ako sa pabato, drink water. Tapos narinig ko sila, yung mga relatives talking. Ay, ano nangyari kay Gino? Ang bobo naman. Up to now, I still feel it na hindi ako masyadong matalino. Straight A student, hindi ako yun. As in, regular lang, hindi extraordinary. Sticks to you. Iba yung pakiramdam. Ang ginawa ko, nagnegosyo ko na maaga, nag-sports ako. Ayoko maging bobo. I don't wanna be a disappointment. I have to make myself useful in anything that I do, whether it's yung task or whatever. Sa mga tasks, like yung the sleeping, it was only 20 minutes, but then explode in terms of yung emotion because I felt like I wasn't good enough. Kasi bobo ako. Why did I give in to temptation, diba? I cannot take failure. It just reminds me of everything that I've been through growing up. Again, nobody wants to be the weak link. You don't want to be the one that messes everything up. Ayoko maging yung tao na parang
Ay, anak yan ni ano. Sayang ano nangyari. I don't wanna think that tama sila. I just want my parents to be proud. Hopefully, I can make a name for myself. And hopefully, na I can prove everybody else wrong. Akala mo strong yung isang tao, pero lahat merong pinagdadaanan. May mga pinagdaanan po yung mga tao na hindi natin alam. Nakikita lang po natin silang nakangiti ngayon, pero yung pinagdaanan nila, hindi po natin alam. Maiintindihan mo lang yung isang tao pag alam mo yung tunay na istorya niya. Maya-maya, pinatawag ni Kuya ang lahat ng housemates. Housemates! Dahil sa lalapit na pagliliwang ng araw ng kalayaan sa ating bansa, kayo ay magkakaroon ng meron ang kawang hinandaan ng sala-sala sa kanila! Para sa Freedom Party ng housemates, magkakaroon sila ng pagkakataong ma-enjoy ang iba't ibang pagkain mula kay Kuya kung magtatagumpay sila sa bawat laro ng kanilang haharapin. Kagabi, sumabak na sila sa pasahang halina. At ngayon, maglalaro naman sila ng pasahang lobo at yahing cookie. Girls versus boys pa rin ang labanan. Kaya naman, let the games begin! Housemates, handa na ba kayo? Yes! Kuya! Para sa saluhang lobo, kailangan masalo ni housemate A ang ibabato ni housemate B. At hindi dapat pumutok o malaglag ang lobo sa lupa. 8 bola ang kailangan nilang masalo para makuha ang inaasam na pagkain mula kay Kuya. Ready, set, go! Wait lang, pwede pa nila. Baka mas nakapaabot mo lang dito, ate. Yun, Kuya, medyo challenging po yun. Kasi kailangan talagang masalo yung mga balloon sa may tubig. Eh, meron pong iba-ibang sizes. So, mas mahirap po, no, sabi niyo, malalaking balloon. Okay. Ako? Meron na kayong isa. Yay! As hard as you can. Okay. Can I go? Go. Go, Frankie. That was a good throw. Pagkatapos sumalo ng boys, ibabato naman nila ang lobo sa girls. Masaya po talaga kami lahat. Lalo-lalo po ako, Kuya. Sobrang saya, Kuya. Para pag ganun. Especially the malaki balloons. They were impossible to catch. Anim na kayo ng lobo. Dalawa na lang. Habang tumatikal, hindi makasalo ang ibang girls. Sino pa bang makakuha lang iba pang pagkain? Handa ba kayo sa susunod na laro?
Para sa huling laro ng housemates, kailangan nilang makain ng cookie na nakapatong sa kanilang noo sa pamamagitan ng kanilang facial muscles. Ready? And set? Wow. Go! Joey! Boys sa game na to, ha? Ready! Ah! Lalaglag! Wala pa 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 Gino, kaya pa ba? Those games before. Pero sobrang saya. We had so much fun. Housemates. Yes, po. Dahil busog na kayo. Lalo na si Wilan. Mukhang hindi nyo na kailangan ng resulta nung huling game. Gusto nyo na bang malaman? Ang resulta ng Biyahing Biskuit Game ay... Po aming iniisip na iba, kuya, yung games lang po. Yung pagkain na masarap po. Salo-salo po kami. Gusto niyo na ba itong kainin? Yes! Kung ganun, paari niyo nang simulan ang inyong Freedom Punch! Yes! Happy eating, housemates! Yes! Po yung mga pagkain na hindi po namin nakakain na regular day. Sarap po ng mga panghimagas, kuya. So yun, sobrang busog po. Gusto ko bang mag-dinner? For sure, enjoy na enjoy nyo ang mga pagkain mula kay kuya. Pero ano naman kaya ang matitinding pasabog ni kuya sa inyong weekly task na may kinalaman sa timbangan? Para sa inyong weekly task, kailangan mabawasan ang buong grupo ng 8 kilos. Ngayong gabi! Kung makakita kayo na si Ren. Para sa inyong water workout, pwede ko kayong matulungan sa outfit. Ikaw na attract ka ba sa same sex? The possibilities sa gender are infinite. Just respect choices. Kasi ma-feel mo naman yan kung gusto ko talaga ng tao. Hindi ka talaga na-feel. Nakaisip tuloy ako. I mean, para takpan lang. Pinoy Big!